Matipas mga pa dyan. Kapatahan? Hindi ah. Kaya kalukuhan lang mga sinasabi lang ang kanyan. Ang kwentong panahon ng kanyan, 1970 sa mga Marsal, maganda yan. Sabi nila... Disiplinado mga tao nung araw. Sinasabi nila kasi ano daw yun, noong panahon ng Marcelo, marami din daw namamatay, mga gulo nangyayari noon. Kasi karamihan dyan, mga makakaliwa rin ang gumagawa niyan, tapos binibintang sa mga kanyan, gobyerno. Tapos ano daw, naniniwala po ba kayo sir sa sinasabi nila na ang Marcos ay napaka-corrupt? Corrupt? Ano bang kinurap nila? Yun nga yung sinasabi nila eh. Hindi nga masabi kung ano yung kinurap. Hindi ba nila nakikita ng panahon? Magkano ba lang budget ng panahon ng gobyerno? Nakikita mo yun ba kung magkano ginagasto yung mga project ni Marcos? Opo. Magkano bang talaga yung mga napagawa ni Marcos? Saan mo makikita yun? Saan nila makikita yung ginagawa nila doon? Hindi nga. Yun nga eh. Kuntahin nila. Kung magkanong budget ng mga project ni Marcos, tapos yung sabi nila yung kanon, sa ipukan nila yung kanon, para makita nila kung magkano talaga ninakaw nila. Di ba? Ilan bang nagawa ni Marcos na project nila? Mga napatayo. Di patinta nila. Silang tanungin mo yung mga nag-aapos ha? Kasi yun ang mga ano nila eh. Sinasabi nila korap o di ano pa lalong-lalo na ngayon sir dahil ano na yung mga sinasabi na paninira meron na naman bago yung hindi daw totoong BBM yung ngayon nabubuhay ngayon. Ano po yung masasabi mo dyan sa kanila? Kalukuhan nyo. Saan sila kukuha ng kamukha yung kamukha yan? Kamukha-kamukha ay pa-surgery na lang kamukha yan. Mapapatunayan ba nila na hindi si Bungbong yan? Pag-iingay nila. Ayan. Sinabihan ba nila sir na nagda-drugs daw si BBM? Ano po yung masasabi nyo dun? Kikita nyo ba yung pagda-drugs nyo? Nakita nyo naman. Dinadrugs na siya ng sarili niya. Wala naman. Dinadrugs po ba siya? Well, ano masasabi mo? Kasi sabi nila hindi daw fake daw yung ano, yung drug test na ipinadala doon. Hindi daw yung totoo ano yun. Ibig sabihin, sinungaling yung hospital na pinagpadrugtisan niya. Yes, totoo. Ayan, okay. Ano po sir yung masasabi nyo sir? Di ba, kasi sabi nila hero sa Aquino. Ano po yung masasabi nyo? Totoo po ba? Naniniwala po ba kayong hero? Ano hero ang Aquino? Ano ba ang napagawa nila? Yung mga puro revolto? Revolto. Totoo. Yun, naging hero na yun? Yun na lang. Liya. Sino ang nagpagawa ng Liya? Di ba Marcos? Bakit pinangkin ng mga Aquino, pinangalan ng Aquino? Aquino yung nakalagay eh. Kaya nga, tanong mo sila, bakit pinangalan ng Aquino yung airport? Hindi naman siya nagpagawa. Hindi pala nagpagawa yung Aquino yan? Marcos yan. Marcos. Sir, may tanong nga pala sir. Ano po yung masabi niyo sir? Naniniwala po ba kayo dun sa people power doon? Yung sinabi na dyan sa Kate Jack? People power? People power na para kumpulabay siya ano lang nila mga taong Pilipino. Hiling lang nila? Okay, ayan, thank you po. Sige, maraming nalilang yan eh, ng people power na yan. Okay. Ayan, thank you. Ano ba, Marcelo? Ba't ganyan na lang ang reaksyon nyo? Yun nga sir, sa mga kapatid... Sabi yung magnanakaw, mga Marcos, nakita nyo ba? Na nagnakaw, mga Marcos? Tulad nung kahapon sir, nakita nyo ba sa TV yung kahapon na nandun sa Comelec? Intramuros Comelec? Pinapa-disqualified si BBM. Pinapa-disqualified si BBM. Ay, kayo mga inggit na lang yun. Mga kanya yun. Sinisiranan. Dahil nakita nyo na, na mga... kung gaano kalakas yan, talagang pipilipin na lang sila yung pabayan, pababa. Ganun yung mga ugali ng mga Pilipino, yung mga ganyan. So sir, katulad na lang si Carpio, Carpio ba yun? Kung ano-ano pinagsasabi niya. Sir, hindi nila matanggap na wala na sila, talo na sila.
ang tao kasi mga Pilipino, Egyptian, namayon, mamamayani sa isip nila yung mga yan. Wala silang mga yan, talagang isip nila talagang kadimunyahan na yan. Oh, ilang dekada nang hinawakan ng mga dilawan yan. Oh, baka unlad ba nila ang Pilipinas? Oh, dugtong mo ba? Ano bang naidugtong nila na project nila doon sa mga pinaggagawa ni Marcos? Meron ba silang nagawa? Oh, saan sila dumadaan sa mga kanyo? Di ba dumadaan pa rin sila sa napagawa ni Marcos? Oh, di ba ginagamit din nila yung mga building na yan na yun? Heart center, mga kanya, hospital. Oh. Hindi ba na naisip yun? Hanggang ngayon, buhay. Oh. Nagagamit, napapakinabangan. Sambayan ng Pilipino yan. Kaya, naluktuhan lang yung sinasabi ng magnanakaw ng Marcos. Sila ang magnanakaw, yung mga dilawan. Bakit ka mo? Bakit, sir? Oh. Asan yung mga kinumpis kanilang mga kayamanan, mga kanyan, mga ari-ari ng mga Marcos? O, oh, may sinasabi lang, nakaw. O, oh. Saan nila dinala? Asan ngayon? Wala naman. Di naman nila na ikon sa ako. Wala naman nila nagpapagawa. Asan nila dinala yung mga kanyan? Sila kumpis kanila. Kalukuhan mga kanyan. Sila magnanakaw. Sir, ano masasabi niyo dun, sir, yung pagpatay nga kay Binigno, sir, hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya yun. Hindi pa rin nalalaman kung sino nagpatay. Dahil kahit si Cory nakaupo na, at saka yung anak niya nakaupo, hanggang ngayon hindi pa rin nalaman kung sino pumatay. Ayaw kasi nilang ganyan. Kung ayaw nilang malaman ng taong bayan kung sino talagang utak niyan. Para ganyan, lagi nilang masasabi na si Marcos ang nagpapatay niyan. Pero sa totoo lang, kaya hindi nila pinakuha niya, imbestigahan niya. No? Kaya mo lang pa-imbestigahan niya kung talagang gusto nila yan. Kasi dalawa sila naging presidente to eh. Dalawa sila naging presidente eh. Ayaw nilang malaman talaga kung sinong utak. Pero alam nila yan. Alam nila kung sino talaga. Hindi lang nila inaano, kasi hindi na natin kasalanan yun kung ayaw nilang malaman kung sino kami. Pero alam nila yan kung sino. Ang mali lang kasi doon tayo kasi binibintang kayo, no? Kay Marcos. Huh? Ito yung maniwala doon kung anong kanya. Ayun. Ayun. Basta kung may pagtuwala ka sa mga Marcos, tatanong ba ito nila? Di? Ano sa lang pansin yun? Kaya yung ginagawa nila. Yes. Napansin ba nila? Hindi naman siya pinapansin. Huwag yan. Panira lang sa mga Marcos naman. That's true to. Hindi lang nila kasi matanggap na magagandang napagawa ni Marcos. Nag-ingit sila. Sabi pa nga nila, sir, mula nung umupo yung Marcos ng panahon, lalo bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Paano naging bumagsak? Oh. Noon, pinayabong nila mga upang mga magsasaka, pinagbibigyan ng mga sakahin, mga land reform ba? O, diyan guminawa ang magsasaka nung araw. Nabibigyan sila ng mga sakahin sa sarili. Ang gawa ni Marcos yan, pinagbibigyan ng mga magsasaka. Di ba nyo nalaman, naki-import na tayo ng mga bigas nung araw? Oh, ngayon hindi na. Wala na, sir. Oh, tayo na ang nag-import ng tayo nang maangkat. Ang maangkat. Oh, diba, sabi nila yung anon, yung mga taga-ibang bansa, sila pa dumadayo upang mag-aral dito ng ganon. Kung paano magpa-ano mga palay. Tanim, yes. Oh. Totoo pa po yun, sir, na pangalawa tayo sa pinakamalakas na bansa dati? Oo. Oh. Oh. Tanungin nyo sila kung ano. Asan ngayon yung mga project ni Marcos Locano? Yung mga traffic? Wala na, sir. Ano? Okay. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming salamat sa time, sir. Thank you.